Hey guys, welcome to my channel. I'm your coach, Tina Perias, your GMD millennial blogger. For today's episode, pag-uusapan natin ang health condition na gout or rayuma at ano yung mga pagkain na pwede at hindi mo dapat kainin upang hindi na lumala ang iyong gouty arthritis. So, stay tuned, watch until the end, and if you're new to my channel, don't forget to subscribe so you will be the first one to receive my uploaded videos. Suffer sa masasakit na kamay, masasakit na daliri, masasakit na tuhod, at masasakit na paa. Ang tawag sa medical condition na ito ay gout or gouty arthritis. So, saan ba nagmumula ang gout? Ang gout ay nagmumula sa pagkain ng mga pagkain na mataas sa purines. Ngayon, itong purines na ito, pag na-digest siya ng ating katawan, ito ay magkakaroon ng waste product na tinatawag na uric acid. And then, itong uric acid na ito, kung ikaw ay diabetic, high blood, mahilig ka pa sa matatamis, mahilig ka pang uminom, hindi ka nag-exercise, so yung uric acid na yon na nasa katawan natin, hindi siya makalabas. So, ang tendency, naiipon siya, nagpo-form siya ng crystals at naiipon siya sa pagitan ng ating mga joints, causing inflammation and pain. So, bilang isang nutritionist, ito ang aking mga maipapayo kung ikaw ay yung taong nagsasuffer sa gouty arthritis. Una, dapat mong maintindihan ano ba yung mga pagkain na pinagmumulan ng uric acid. Number one, avoid shellfish, hipon, lobster, oyster, tahong, lahat ng mga shellfish, scallops, dahil itong mga pagkain na ito ay mataas sa purine na later on i-convert ng ating katawan into uric acid. Number two, organ meats. So, lahat ng laman loob, atay, bituka, in short, bopis. Yung bopis, laman loob, lahat ng laman loob, dinuguan. So, ito yung mga dapat na hindi mo madalas kainin kasi lalo nitong ititrigger ang pagtaas ng uric acid level sa iyong katawan. Number three, alcoholic beverages including hard liquors and beer. At iwasan mo rin ang mga inumin na gawa sa buto tulad ng kape at kokoa dahil sila ay gawa sa mga buto. Number 4, avoid soft drinks, cola, and fruit juices. Dahil ang excess na sugar sa loob ng ating katawan ay gustong-gusto ng uric acid. So kapag ang katawan natin ay nakakakita, nakaka-recognize ang maraming asukal sa loob ng ating katawan, hindi rin lumalabas ang uric acid sa ating katawan. Number 5, watermelon, chico at grapes ay ilan lang sa mga prutas na hindi dapat i-take ng mga taong mataas ang uric acid or merong gouty arthritis dahil ito ay mayaman sa oxalates na kaibigan ng uric acid. So, kapag mataas ang oxalic level or oxalates sa loob ng katawan mo, hindi rin lalabas si uric acid sa katawan mo bagkos ito ay lalong maiipon, causing inflammation and rayuma. Number 6, iwasan mo ang mga gulay na artichoke, canned mushroom, asparagus, bean sprouts, green peas, Brussels sprouts, eggplant, squash, at lentils.
Ito ay ilan lamang sa mga gulay na dapat mong iwasan upang hindi na lalong mamaga ang iyong rayuma. Number 7, iwasan ang pagkain ng mga refined carbohydrate tulad ng cakes, breads, and cookies. Dahil mataas sa sugar content ang refined, ang sugar nagkikip ng uric acid sa loob ng ating katawan. So ngayon na alam mo na yung mga pagkain na dapat mong iwasan para makaiwas ka sa gout or mabawasan ang pamamaga ng iyong arthritis, pupunta naman tayo ngayon sa mga pagkain na makakatulong sa iyo upang maiwasan mo ang pagkakaroon ng gouty arthritis. Number 1 tip, kailangan marami kang uminom ng tubig. Drink at least 8 to 9 glasses of water kasi yung water flushes out excess uric acid sa ating katawan, sa ating ihi at sa ating pawis. Number 2, eat foods high in vitamin C. Kasi yung vitamin C acts as a solvent or panunaw ng uric acid sa ating dugo. So ilan sa mga prutas na pwede mong kainin to prevent gouty arthritis or inflammation ay ang guava, papaya, orange, lemon, kiwi, amla, cherry, and tomato. Yes, ang tomato ay isang fruit. Hindi siya vegetable. You can also consume foods with high anti-inflammatory properties like strawberries and blueberries. Tip number 3. Bukod sa fruits and vegetables, you can also try this mixture, which is very effective in neutralizing the uric acid levels in our body. Ano ba to? Gagawa ka ng mixture ng 3 tablespoon of apple cider vinegar with the mother, added with a 1 glass of water. Then, iinumin mo ito 2 to 3 times a day. Or, kung wala ka namang apple cider vinegar at namamahalan ka, pwede ka namang kumain ng apple na fruit kasi apple contains malic acid which helps neutralize the uric acid in our body. So kapag na-neutralize ang uric acid sa loob ng ating katawan, napipigilan niya ang inflammation or nababawasan niya ang pamamaga at nababawasan niya ang pagsakit ng rayuma. Number 4 tip. Kung ikaw ay magluluto, make sure ang gagamitin mo na oil sa iyong pagluluto ay cold press olive oil. Makakabili ka nito sa supermarket kasi yung olive oil is not proven to lower uric acid levels in our body. Number 5 tip is you can also eat celery seeds. Nga lang, mahirap hanapin ang celery seeds because celery seeds is proven to lower the uric acid levels in our blood too. At dahil ang mga taong overweight at obese ang mas prone na magkaroon ng gouty arthritis, kailangan din itong tip number 6. So, kailangan mong i-increase ang iyong dietary fiber intake. So, ilan sa mga pagkain which are rich sources of dietary fiber includes oats and apple, oranges, banana, pears, strawberries, blueberries, celery, cucumber, carrot, barley, and banana. You can also try juicing. So, fresh vegetables na pwede mong i-juice na maganda sa mga taong may uric acid or gouty arthritis includes carrot juice, cucumber juice, and beetroot juice. So, ano naman ang pwede kong i-take in replacement sa kokwa or sa coffee? Kasi bawal ang kokwa and coffee sa mga taong mataas ang uric acid. The first option is green tea because it's proven to reduce uric acid levels in the blood. Number 2 is you can try ginger or salabat kasi ginger contains gingerol which also helps lower the uric acid in the blood or
You can also try low-fat milk. So tip number 9, before you eat your breakfast, make sure you eat any of these 3 vegetables kasi they are found and proven to be alkaline. So if these vegetables are alkaline in nature, they help neutralize uric acid in the body. So pwede ka mag-take ng tomato, cucumber, or broccoli. So any of the 3, consume before eating breakfast to help neutralize the uric acid level in our body. Okay, and last but not the least, ano yung mga isda na pwede mong i-take kapag ikaw ay may gouty arthritis? So, ang ilan sa mga isda na pwede mong kainin ay tilapia, codfish or bacalao, marami nito sa Cavite, and yung isdang dapa or yung flounder or sole, at salmon. So, iwasan mo muna yung mga pagkain or isda na mataas sa purine, katulad ng tuna, sardinas, mackerel, herring, halibut. So, yun ang ilan sa mga isda. And take note, iwasan mo ang karneng baka. At kung hindi ka man makaiwas, make sure yung limited or minimal intake lang ng karne ng baboy at manok. So, yun lang. That's it for the foods allowed for people with gouty arthritis. And as a bonus, itong video na to, I will feature a product na alam ko, based doon sa mga foods allowed and not allowed, these products contains most of the foods allowed for gouty arthritis, including strawberry, carrot, broccoli, blueberries, amla, and green tea. So, ito yung product na tinatawag na Nutria Plus. So, ito yung sinasabi ko na Nutria Plus by Lifestyles. So, itong product na ito, naglalaman siya ng green tea, which is maganda ito, pampababa ng uric acid. Meron din siyang laman na amla, which is high in vitamin C, which is nakakatunaw ng uric acid. Vitamin C acts as a solvent for uric acid. Meron din itong red beets. So, if you don't like the taste of red beet juice, ito, nandito na yung red beets. Carrots, broccoli, and vitamin C. Pag pinag-combine mo siya with INTRA and Nutria, pag pinag-combine mo silang dalawa, mas mabilis at mas maganda ang effect sa gouty arthritis o rheuma. Kasi si INTRA, marami siyang laman din na marami din siyang content na nakakatulong sa mga taong may gouty arthritis. Okay? So that's it. Hopefully, itong video na ito ay nakatulong sa'yo in searching for foods allowed and not allowed for people with gouty arthritis. And if you want to take supplements na makakatulong sa iyo para ma-reduce ang inflammation at gouty arthritis attacks, ito yung nire-recommend kong product, Nutria Plus and INTRA.